So guys, gagawa tayo ngayon ng yogurt. May ito yung kailangan nating ano. Meron tayong clean na bottle. Kailangan yung loob walang water. Tapos meron tayong low fat milk or full cream milk, depende sa gusto niyong klase ng milk. Basta fresh milk siya. Dito sa Taiwan ganito siya. And then meron akong ano, yogurt powder 450 ml. Yan. Isasama natin ito sa milk para maging yogurt. Dito sa Taiwan, nabibili ito sa, ano, sa mga supermarket. Kailangan yung bottle pala natin, guys, is, or yung jar natin is mayroon takip. Then, meron akong hot water kasi malamig itong milk natin. And then, kailangan kong yung bote niya maging warm. Kailangan ko siyang maging warm. Tapos lalagay ko yung aking milk. Yung sukat ng milk, guys, is ano, 900. Ito, 900 ml. Lalagyan ko siya. Yan. So guys, gagamit ako ng dalawang ano, yogurt powder. Ang itsura niya, guys, is para siyang milk. Ito siya. So, gagamit ako ng pang-stir para maano siyang mabuti, ma-mix siyang mabuti. Kailangan, guys, tunaw na tunaw yung pinaka-powder niya. And then, after nitong mamix natin siya, lalagay natin, set aside lang natin siya sa room temperature. Kailangan yung pinakalugar is medyo, ano, hindi naman siya cold na place, hindi rin warm. As yun, sakto lang siya sa room temperature natin. Kasi kailangan natin siyang maging mabuo yung pinakamilk na parang taho. Meron akong Prenis product nito, guys. Papakita ko sa inyo yung itsura niya. Later. Tapusin muna natin ito. Guys, yung palang nilagay kong hot water, nakakatulong siya para yung milk niya is maging warm. Then, para mabilis siyang mabuo. Okay na siya. Wala na siyang buo-buo yung ating ano, pang-mix. So, takpan natin siya, guys. Then, set aside lang natin doon sa lugar na medyo room temperature lang.
guys, ito yung finished product niya. Yogurt. Pwede mo siyang lagyan ng honey o kaya strawberry. Depende sa flavor na gusto mo. Kasi plain lang to. Mas okay siya. Mas favorite ko kung honey yung ilalagay. Tikiman time! So guys, ito na yung finished product natin ng ating yogurt. Yan. Kita nyo guys, nag-separate na yung ano. Usually, kung medyo ano yung pagkakahalo natin, then yung temperature is hindi ganun kainit or hindi ganun kalamig, buo lang siya. Wala siyang tubig sa ilalim. Pero okay lang to guys. Successful pa rin naman yung pagkakagawa natin. Yan, kukuha tayo ng something. Tanggalin natin yung konting tubig. Yung amoy niya guys is maasim, kaya don't worry kung first time yung gumawa na maamoy niyo is maasim. Ang ganda guys ng pagkakagawa natin. Buo talaga siya, para siyang white cheese. Then, lalagyan natin siya ng konting honey. Okay lang yung may tubig. Pwede natin niya itapon or pwede natin ganyan lang siya. So, tatakpan ko na siya. Pwede, ano siya, mas maganda guys kung ilalagay niyo sa saret before niyo kainin. Pero dahil malamig po yung panahon ngayon, kaya hindi ko siya ilalagay. Ayoko nang malamig. Ganito lang, lalagyan ko lang siya ng honey or berry. Ito yung ano, ilalagay ko sa kanya, blueberry spread. Palaman to guys, pwede natin siyang ilagay sa ano natin. Then, yung ating honey. Gamit tayo ng malinis na spoon. Konti lang kasi konti lang naman yung ating yogurt. Then, lagyan natin ng berries. Pwede kayong gumamit ng strawberry or banana flavor. Itong flavor lang to guys. And then, matamis naman to. Kaya, angko pa rin doon sa lasa nung ating yogurt na maasim-asim. Ayan guys. Ito na yung yogurt natin. At dahil ano, maasim siya guys, then lagyan natin ng blueberries at saka honey. Actually, yung texture niya is parang taho. Pero dahil kasi yung taho, diba, tumatamis siya dahil sa sugar syrup. Ito naman, tumatamis siya sa honey at saka sa blueberries. Usually, dati ginagamit ko lang is honey. Hindi ako gumagamit ng blueberries. Pero this time, gumamit tayo para naman makita ninyo na po pwede rin siyang lagyan ng flavor. Yung ating ginawang homemade yogurt. Maganda to guys, pang-digest at tiyan natin. Tara guys, kaya tayo. So yummy. Usually, kinakain ko to pag breakfast. Pero dahil ngayon, tinry natin dahil sa ating ano, pang video. Sana nagustuhan nyo yung pag ano ko, then nagkakaroon kayo ng idea. Yung yogurt flavor natin is nabibili yun sa mga supermarket. Usually dito sa Taiwan, nabibili yun sa Sogo Mart, sa Sogo Department Store, yung pinaka-hypermarket nila. Guys, dito sa Taiwan, ang Sogo is supermarket or yon
hindi katulad sa our shopping mall, hindi katulad sa Pilipinas na ang sogo is alam niyo na. Sarap guys. Sakto lang yung tamis. And then yung asin niya, nandun talaga yung asin niya kasi yogurt. Dinadamihan natin ngayon ng gawa ng premier natin kasi hirap mag-LS eh. Finish! Sana nag-enjoy kayo at meron kayong naging idea paano gumawa ng yogurt. Homemade yogurt. At sa mga hindi pa po na naka-subscribe sa aking channel, please subscribe Marimoto and hit notification bell for more video. Thank you! Bye-bye!